estimated location natin is around 100 kilometers kanluran, timog kanluran ng Subic, Zambales. Pagsapit naman ng Tuesday morning ay possible nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 455 kilometers naman sa north ng Pagasa Island. At pagsapit po ng Wednesday morning, inaasahan na mas malayo pa ito sa ating bansa patungo dito sa bansang Vietnam at humina bilang isang severe tropical storm. Sa ngayon po, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Ito na po yung pinakamataas na signal natin kapag meron tayong super typhoon dito sa Catanduanes, sa buong Albay, at sa eastern portion ng Camarines Sur. Ano nga bang inaasahan natin dun sa mga lugar na magkakaroon ng signal number 5? Asahan po yung widespread damage sa mga high-risk structures. Heavy damage sa medium-risk structures at very heavy damage naman sa mga low-risk structures. Inaasahan po kapag meron tayong signal number 5, yung electrical power natin ay madidisrupt at eventually po magkakaroon tayo ng mga blackout at yung mga signal natin, maging doon sa wifi or internet signals, maaapektuhan din po. Yung mga signages and billboards ay mabablown down at inaasahan din natin yung mga puno. Kahit yung mga malalaking puno po ay posibleng mag-broken, uprooted, or defoliated. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 dito sa Camarines Norte, rest of Camarines Sur, gayon din sa northern portion of Sorsogon, Burias Island, central and southern portions of Quezon, Marinduque, at northern portion of Romblon. Signal number 3 naman po sa natitirang bahagi ng Sorsogon, Rizal, rest of Quezon kabilang ang Pulilio Islands, Bulacan, Pampanga, Bataan, at southern portion of Zambales. Ano naman ang inaasahan? Number 3. 50 to 75% ng structures na yari sa mga light materials such as wood, nip, and pogon ay totally or partially. Partially destroyed at posible rin matanggalan ng tulad ng old timber or mixed timber with GI roofings ay matatanggalan po ng bubong din. Down, especially dito sa Metro Manila at kalapit na lugar, wide Oriental and Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Romblon, natitirang bahagi ng Masbate, gayon din sa northern portion of Eastern Samar at northern portion of Samar. Signal number 2 rin sa northwestern portion of Aklan at maging sa extreme northern portion of Antique. Signal number 1 naman dito sa ilan pang bahagi ng Northern Luzon, kabilang Isabela, Mainland Cagayan, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Abra, gayon din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Calamian Islands sa Palawan, northern portion of Antique, natitirang bahagi ng Aklan, Capiz, northern portion of Iloilo, northern portion of Cebu kabilang ang Bantayan Islands, buong Biliran, northern portion of Leyte, rest of Samar at rest of Eastern Samar. So sa mga nabanggit po natin ang lugar kapag may signal number 2 and 1, possible din po yung mga bugso ng hangin hanggang 120 kilometers per hour at meron ding at times heavy rains. So ano nga ba yung inaasahan natin when it comes to trucks?
So review natin yung kaninang official track po ng PAGASA. Si Rolly po, after niya mag-landfall dito sa Bato, Catanduanes, ay tatawid ng Lagone Golf, kung saan magkakaroon after that ng second landfall, either nga dito sa southern portion ng Camarines Sur or sa northern. Portion ng Albay. And then after crossing ng Bicol region, particularly Camarines provinces, ay tatawid na ito sa Calabar zone. Maapekto ang lugar or tatawid rin itong si Rolly ang Quezon and even Batangas, Cavite, Laguna area. At yung eyewall naman niya, affected din po ang Rizal. And then after niyang dumaan dito sa mainland Luzon, dun pa sa natitirang bahagi ng Luzon, ine-expect po natin na sa madaling araw ay nasa may West Philippines na itong si Bagyong Rolly na nanatiling malakas bagamat ito ay minimal typhoon ang estimate ng PAGASA. Ano nga ba yung aasahan natin ng mga pag-ulan ngayong araw? Asahan po yung heavy to intense and at times torrential na mga pag-ulan directly coming from Rolly dito sa Bicol region, gayon din sa Calabar zone. Take note, sa Metro Manila po magkakaroon tayo especially sa hapon hanggang sa gabi. Marinduque, Romblon, Mindoro provinces, Bataan, Bulacan, gayon din sa Aurora, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, at sa eastern portions of Cagayan and Isabela. Meron naman tayong moderate to heavy and at times intense na mga pag-ulan ngayong araw dito sa Cordillera, Leyte, and the rest of mainland Cagayan Valley and Central Luzon. Meron naman tayong light to moderate with at times heavy rains ngayong araw sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, and the rest of Luzon and of Visayas. Paalala sa ating mga kababayan, kapag po vulnerable or at risk po yung inyong lugar, kung malapit kayo sa ilog, ay kailangan na po na mag-evacuate ang ating mga kababayan kapag nagpatuloy yung mga pag-ulan. Ang heavy rainfall warning as early as now hanggang bukas ng madaling araw. In terms of storm surge naman po, daluyong, dahil dito kay Bagyong Rolly, ay asahan po ngayong araw hanggang bukas ng umaga, hanggang 3 metrong taas ng alon or higit pa dito sa baybay ng Catanduanes, sa eastern coast ng Camarines Sur, sa coast ng Camarines Norte, at sa eastern coast ng Quezon, kabilang ng Polillo Islands. Ito po ay more or less isang palapag ng gusali. Meron din tayong storm surge or possible na daluyong sa southwestern coast of Quezon, yung adjacent na coast dito sa Batangas, gayon din sa baybay ng Cavite, Metro Manila. 2-3 meter po ang taas ng alon, Bulacan, Pampanga, at coast ng Bataan. Samantala, up to 2 meters po, possible naman dito sa baybayin ng Albay, gayon din sa Burias Island, Masbate, western coast of Camarines Sur, southeastern coast of Quezon, maging dito rin sa Marinduque, natitirang baybayin ng Batangas, Lubang Island, Zambales, and Aurora. In terms of coastal waters or yung mas malayong parte ng baybayin natin, mula 2.5 hanggang 16 meters yung tinataas o yung tinatayang taas ng mga alon dito sa mga seaboards na mayroong tropical cyclone. Signal. Kaya't mapangani po, hindi napapayagan ng anumang uri ng sasakyang pandagat. Rough to high seas or hanggang 5 metro naman dito sa natitira pang baybayin ng Northern Luzon at sa eastern seaboards ng Eastern Visayas na walang signal at dito rin sa eastern seaboards ng Caraga. Update naman tayo regarding doon sa binabantayan natin na si Tropical Storm with international name na Atsani. Inaasahan po mga ilang oras din or ngayong umaga hanggang tanghali ay papasok na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So ibig sabihin, posible tayong magkaroon ng dalawang bagyo by afternoon hanggang evening
sa loob ng ating area of responsibility. Tatawagin natin itong Sony o yung panglabing siyam na bagyo ngayong 2020 at unang bagyo ngayong Nobyembre. Nasa layo itong 1,280 kilometers east of Southern Luzon, may taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at may bungsu na 80 kilometers per hour. Base dun sa pinakahuling track po ng PAGASA, possible na mag-intensify pa ito habang northwesting movement niya. Inaasahan po at around November 2, that's bukas po ng umaga and or bago mag-weekend, itong si Bagyong Sony dito sa may Cagayan Valley as far as from Batanes, Cagayan, Isabela, meron din chance sa Northern Aurora, and then meron din tayong cone of probability somewhere sa pagitan ng Taiwan at ng Batanes. So yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST PAGASA. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at mag-ingat po tayong lahat. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa tanong ng panahon, PAGASA ang magandang solusyon.